Mga jeepney na may modernong makina pero itsurang traditional Pinoy jeep, tampok sa isang car show ng Land Transportation Office. Kaya naman mga manufacturer nito, kanya-kanyang estratehiya kung paano maienganyo ang mga kooperatiba at korporasyon na pumasok na sa modernisasyon. May balitang A to Z si Kim Salinas. Tampok dito sa LTO Central Office ang iba't ibang exhibit ng iba't ibang modernized jeep na pasok sa kung ano ang gusto ng isang kooperatiba. Merong itsurang traditional jeep pero modernized ang makina na krudo ang nagpapatakbo at fully air-conditioned. At meron namang ding electric type na traditional jeepney at meron ding the usual na nakikita sa kalsada na bus type modern jeep. Pangmalakasan ang interior design at makina na pasok sa PUB Modernization Program ng gobyerno na ipinagmamalaki ng LTOP ni Calando. So kung makita mo yung tinatawag na configuration sa labas, jeep na jeep, pero pag nakita mo ngayon yung loob, hindi na jeep, di ba? Yun yung tinatawag natin na International Engineering Safety Standard Convenience para sa mga pasahero, mapaturista, mapapilipino. Dalawang klase ang disenyo, isang tourist engine jeep at isang passenger type na pangpasada. Traditional air condition passenger type jeep, yun po, yun nandun sa kapila. Parehas silang ito ng presyo. Bali 2.550 all in na yun, kasama ang registro, kasama yung insurance na 3 years, registro na 3 years. Aniya, may ganitong klase na ngayon na pumapasada sa rutang Buendia-Kalayaan hanggang Taft Avenue na may minimum fare na 13 pesos. Kaya lang, ang problema na naman namin ngayon, napakabagal ang proseso doon sa bangko. Dahil nga, ang bagal ang kanilang release ng LOG, LOG, ito yung letter of guarantee payment. Ipinagmamalaki rin ng ibang manufacturers ang kanilang iconic traditional jeepney design na pinapatakbo ng kuryente. Ito ay full electric. Tsaka yung body nito ay iconic yung design. So hindi nagbabago, hindi to mukhang minibus kagaya nung iba na modernized jeepneys. Pasok anya sa budget ng mga tsuper ang mga ito. Ito, kayang-kaya talaga na kumarga ng 30 passengers. Tapos ang presyo naman nito, ang in-announce po ni Mr. Francisco ay 985,000 with accessories na. Samantala, ibinida naman ng kumpanyang basic jeep ang kanilang minibus at traditional jeepney na subok na raw sa pangmalayo ang biyahe. We are very confident sa range natin kasi based on our actual study, umabot po kami ng 220 kilometer. Yun po yung maipagmamalaki namin sa kumpara sa ibang supplier. Kaya para sa grupong Pasang Mazda, itong man nandito ngayon sa ating LTO ay ilan lamang sa mga kumpanya na nagtutulak ng modernization program. Nakikita natin, andyan ang mga electric vehicle, andyan ang ating mga diesel-fed at mga traditional jeepneys na based on Philippine National Standard. Hangad naman na yakapin ng marami ang modernized jeepney nang hindi nawawala ang tatak Pinoy na disenyo sa abot-kayang halaga. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.